So, ang gagawin ko guys, tanggalin ko muna itong kanilang guys mo yung pipe. Guys, yung mga anak ng Blue Polar. Ito sila guys, nasa 5 weeks old na to. And check natin ngayon guys yung mga mulis na in quarantine ko last time, kung okay na sila, wala na silang mga sakit. Ito na guys yung tank ng mulis ko na binili ko last time, in quarantine ko sila dito sa tank na to. And guys, kung mapansin nyo guys, goods na sila, okay, wala silang sakit, and ang pinaka importante guys, wala na silang mga parasite na tumubo sa katawan nila. So, ito guys, ready na talaga to para sa breeding tank. Okay, so tatanggalin na natin sila dito and ilalagay na natin sila sa breeding tank na ginset up ko. Sa pag-breed ng mollies guys, mag-start lang kayo sa tatlong piraso. Isang male, saka dalawang female. Kung ang mollies guys, mura lang sa lugar nyo, probably you can start with 10 pieces or 30, 50, or 100 pieces. So, depende guys, no, kung saan kaya ng inyong budget. Itong mulis ko na to kasi guys, nabili ko to ng 80 pesos per ang isa. So, medyo may kamahalan guys, no. And, ang binili ko, dalawa lang na piraso na female. So, ito guys, ito dati na to na mulis ko, ayan. And dati ko na rin yan binibreed na molly. So later i-share ko rin sa inyo kung paano ko yan pinadami itong ganito klase na molly. Sa pagbili ng molly guys, piliin nyo yung good stock, no, yung good quality. I mean ng good quality guys, yung walang sakit na molly. Okay, so mapansin nyo yan guys sa pet shop, no, pag nagbili kayo ng molly, kapag ang fins ng molly ay naka-clamps or nagawiggle sila, then huwag na kayo bumili kasi masasayang lang yung pera nyo pag nagbili kayo ng molly na mayroong sakit. At kapag nakabili naman kayo ng molly na good or walang sakit, dapat make sure na i-quarantine nyo muna yung molly na nabili nyo bago nyo i-introduce sa inyong main tank. Kasi guys, itong molly, based sa experience ko, minsan may dalayan sila na sakit, katulad ng parasite. So, kapag nabili nyo and nilagay nyo agad sa main tank nyo, hindi nyo ging quarantine, then kapag ang molly nyo mayroong parasite, ang mangyari, magkaroon na ng parasite ang main tank mo. So, ang mangyayari doon, iulitin mo yung main tank mo kasi na-infected na ang main tank mo ng parasite. Rule of thumb ko talaga yan guys, no, na bago ako bumili ng mga isda na kahit saan, no, from the pet shop or from sa breeder, ang ginagawa ko is quarantine muna. Okay? Make sure talaga na i-quarantine mo ang isda kasi mas mabuti na prevent natin, then later mag i-cure natin siya. So ika nga, no, prevention is better than cure. So itong mga mulis guys, ready na to, pwede na to ilagay sa main tank. Yan, wala na silang mga parasite. Okay, na quarantine ko na sila ng probably 2 weeks, mga 2 weeks na to dito eh, and ito ready na talaga to for breeding. So, nag-set up ako ng panibagong breeding tank nitong mga mollies ko. Rooftop lang guys, no?
ang sinet up ko na breeding tank nito, and yun, i-share ko rin sa inyo. Actually, itong mga females guys na molly na nabili ko, sa tingin ko buntis na to guys, kasi yung kanilang mga tiyan malalaki na, and probably 2 to 3 weeks probably ito mag-drop na to ng baby mollies. Ito na guys yung breeding tank na lalagyan natin ng molly. So lalagyan ko ng screen kasi ito mga 4 days na to na ginstock ko yung tubig, saka nilagyan ko ng mga dahon-dahon. So dito natin ilipat yung molly. Ang tubig na ginamit ko dito guys ay tubig galing sa faucet. So ginawa ko, ginstock ko muna yung tubig dito, eh nilagay ko ng screen para yung lamok hindi mangitlog dito sa breeding tank na gin-prepare ko para sa mga mollies. Yung tubig dito guys, yan, kulay brown kasi nilagyan ko ng mga down-down. So ngayon guys, check natin para makita nyo yung kulay ng tubig dito. So ganyan guys yung kulay ng tubig. Kulay siya brown. Yan. So maganda yan siya guys na water condition kasi nilagyan ko na yan ng mga dahon. Ang dahon guys na nilagay ko dito, ito dahon ng saging. Yan, maganda to guys pang water condition itong dahon ng saging. Sa mga breeding tank ko, yan, katulad dyan dito sa kabila, o mga breeding tank din kasi yan guys ng aking mga guppy, ito din yung nilagay ko. And saka dahon ng ito, Indian almond. So ito siya ang nagapakulay talaga guys sa tubig na kulay brown, itong dahon ng Indian almond. Itong mga dahon guys na nilagay ko dito sa breeding tank ng molly, ito yung nag-create ng water conditioning. So kahit ilagay lang natin siya guys dito sa breeding tank, hayaan lang natin, ito siya malulusaw lang to. Itong dahon ng Indian almond malulusaw, and itong dahon ng saging mag-create siya ng beneficial bacteria dito sa breeding tank ng mollies. Ito lang guys mga nilalagay ko sa mga breeding tank ko. Breeding tank ng guppy, betta, yan lang na dahon. So dito guys, breeding tank ng guppies ko. Marami na rin sila dyan, walang may namamatay. Ito din guppy din to. Dumadami lang din sila at wala rin namamatay dito sa breeding tank na to. Kita ko sa inyo guys yung isang breeding tank ng mollies ko, kung saan doon dumadami lang sila, walang namamatay. And ganun din na dahon na nilagay ko, dahon ng saging tsaka dahon ng Indian almond sa breeding tank na ito. Ito guys yung breeding tank ng mollies. Ayan, dumadami lang sila yan dyan guys. So yung mga mollies guys, and meron na rin yung mga fry dyan ng mollies, yung mga maliliit. So yan yung maliliit na yan, yung first batch, yung mga parents nila. And meron na rin mga second batch dito guys. Ayan o, maliliit pa. Ayan, madami na rin sila dyan. And nilagyan ko nitong guppy grass. Ayan. So sa ilalim niyan guys, meron niyang dahon ng saging tsaka Indian almond dito sa ilalim na to. So itong mga mollies guys, tatanggalin na natin dito sa quarantine tank, and ililipat na natin doon sa breeding tank na in-set up ko. So lagay natin sila dito, lagyan natin ng tubig, and saka huliin na natin gamit tong net. So itong tatlo lang guys, no, huliin natin. Ayan. Oops, wala pa. Ayan, nahuli na yung isa. So yan na rin guys, yung dalawang females. Ayan.
huli na rin. So ililipat na natin to doon sa breeding tank. So ayan na sila guys, tatlo, dalawang females, isang male. Ano yung mga mulis guys, release na natin dito sa breeding tank na sinet up ko. So sana guys no, hindi sila manghina o hindi sila mamatay dito sa bagong bahay nila, tirahan nila. So ayan na sila guys, sana hindi sila mamatay dyan. Ayan, medyo nanibago sila sa bagong tirahan nila. Ayan sila guys oh. So hopefully guys magdami sila dyan and magustuhan nila yung bagong tirahan nila. So mga mulis dito guys, i-observe lang natin kung mahina sila, okay? O kung hindi naman sila mahina, okay lang, no? Tuloy-tuloy lang dito sila. Pero kapag na-observe natin na medyo nanghina sila and medyo nag-wiggle sila, nag-clamp yung mga fins nila, pwede natin sila ilipat doon ulit sa quarantine tank and i-treat natin sila. So hopefully guys, hindi sila manghina dito and tuloy-tuloy na yung pag-breed nila dito sa breeding tank na to. So ayan guys, and kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to click like and share. And kung bago ka pa lang sa channel ko and gusto mo matuto mag-breed ng iba't ibang klaseng ornamental fish, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.